Sa 2%, base doon sa datos kahapon na nakita nating may 15,969 cases, ay bumaba yung daily growth rate to negative 1% from 2%. So ibig sabihin, naging negative na, mukhang pababa na konti. Pero again, hindi pa tayo pwede mag-celebrate. Kumaga, yung sa tanong nyo, gano'ng katagal natin bago makita ito? Kasi pag nangyayari pa yung peak, hindi pa natin masasabi kasi parang andun pa tayo sa tungtong. So hihintayin natin siguro within the next few days or the next week. Pag talagang mas mababa na yung bilang ng kaso next week, masasabi natin na talagang bumababa na. So kumaga, hintay natin talagang bumaba pa yung bilang ng kaso. Ideally, talaga pong bababa sa negative number itong growth rate. Tama po ba ito? Pero ano po yung ating reproduction number at positivity rate ngayon dito sa Metro Manila? Yes, Yusek. Ideally nga, negative yung growth rate na hinahabol natin. Ang sinasabi natin noon na bumababa, yung nasabi mong 2% na growth rate, ay ibig sabihin noon, tumataas pa siya pero konti na lang. Kasi bago noon, nung nakalipas na linggo, mga nasa 15% yung growth rate. So bumababa siya, 15%, 11%, ganon. Tapos ngayon nga, negative 1%. Yung reproduction number natin, nasa 2.67 na lang sa Metro Manila. Nanggaling yan sa 6 or mahigit sa 6. So isang infected, 6 yung nahahawaan. Ngayon, less than 3 na lang. Mga kumaga, parang 2 na lang or 2 at kalahati. At yung positivity rate, bumababa rin. Although mabagal yung pagbaba ng positivity rate, nasa 50% na siya. Dati nasa 54% siya. So bumababa na rin siya ng konti. So may optimism tayo na baka nga pababa na yung bilang ng kaso sa Metro Manila. At ito ayon din sa nakita nating trend sa South Africa na mga 2 linggo yung pataas at nagsimula nung bumaba. Pero again, ayaw nating maging complacent tayo, maging kampante. Ayaw nating mag-celebrate tayo na masyadong ng premature. Gusto natin tingnan na masdan natin mabuting trends. At siguro next week, Yusek, makikita talaga natin kung talagang pababa na yung bilang dito sa NCR. I would say it's a good sign dahil bumababa lahat ng indicators natin. So, pero again, yun nga, sinabi nyo nga, mas magandang hintayin natin. At in the meantime, patuloy pa rin ginagawa natin pagsunod sa minimum public health standards sa mga kababayan natin. Kasi ito yung mga nakatulong sa pagpababa ng trend. Yung pagsusot ng face mask, yung mga social distancing, yung bawasan muna natin yung unnecessary travel at yung pagpapabakuna.